Sumugod ang tropa ni Putin sa isang border sa isang bansa. Ngunit nagkamali ng pagtatansya si Putin at nakahanap ng katapat ang Russia. Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Mali ang pagtansya ni Putin sa border ng Finland. Kung may isang bansa na hindi nagpapatinag sa galit at panggugulo ng Russia, iyon ay ang Finland. Sa kamakailang banta ni Russian President Vladimir Putin na magtatayo ng mga tropa sa hanggala ng bansa, muling nagpadama siya ng kanyang panggugulo. Subalit sa kabila ng pangamba na ito, hindi ito gaanong nakakabahala para sa Finland. Bakit nga ba? Una, walang sapat na bilang ng mga sundalo ang Russia. Sinabi mismo ni Putin na walang mga tropa sa hanggala ng Finland. At sa katunayan, malaking bahagi ng mga tropa nila ay nakatuon sa mga gawain sa Ukraine. Kahit anong banta ang ihain ni Putin, wala siyang sapat na pwersa upang ito ay tuparin. Pangalawa, ang lupain ng Finland ay hindi basta-basta. Ito ay isang napakahirap na lugar para sa militarismong operasyon na nangangailangan ng espesyal na pagsasanay at kagamitan. Ang karamihan sa hanggala ng Finland ay likas na kagubatan at ilang lugar lamang na hindi angkop para sa modernong digmaan. At panghuli, ang armadong pwersa ng Russia ay lubhang napapalitan na sa kanyang mga gawaing pangmilitar dahil sa kahirapan sa pagre-recruit ng sapat na mga sundalo. Kailangan mag-angkat ang Russia ng mga hindi kaanong mahuhusay na makasapi tulad ng mga bilanggo. Ito ay nagre-resulta sa isang hukbo na hindi kaanong epektibo at hindi ganap na handa para sa mga pagsubok. Sa kabuuan, ang banta ni Putin sa Finland ay parang usok lang na walang apoy. Hindi nakakabahala ang mga ito sa mga lider ng Finland at hindi lamang nagpapakalma sa mga ito kundi patuloy na nagtatrabaho upang mapalakas ang ilang pagiging kasabi ng NATO. Sa huli, ang problema ng Russia ay hindi lamang simpleng swerte na mga kalaban kundi patunay din ng kanilang pagkabulag sa realidad. Pangalawang Timoteo 1 verse 7. Sapagkat ang espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay huwag magkaroon ng mahinang loob, kundi tayo ay palalakasin niya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. At nawa ay umiral ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong pananood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mapagre namin Diyos, lubos ka makapangyarihan sa lahat. At salamat Panginoon sa walang humpay na pag-ibig nyo para sa inyong mga anak. Nandito po kami Panginoon, inyo kaming tanggapin sa aming mga kahinaan. Tulungan kami at palakasin. Bigyan Panginoon kami ng kasiguraduhan, ng kaligtasan, kapayapaan ng pag-iisip at sapat na kalakasan upang sa ganun maharap po namin ang mga pagsubok ng buhay. Bigyan nyo kami Panginoon ng pag-asa at tulungan kami na harapin ang kinabukasan. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-ibig at walang sawang pag-iingat sa bawat isa. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat kami sabot hiling at salamat sa pagdinig Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.